Ayan po, mga galaw, shout out po sa inyo lahat. At today po ay ako ay magpapalit ng piston pin at saka piston bearing ng aking sasakyan, ng aking motorcycle. Dahil medyo hindi na po maganda ang tunog at malakas na po ang lagatik ng makina. At ngayon po ay ako ay magpapalit at ito na nga po at akin na pong tatanggalin ang ang carburetor. Para po mabunot po natin yung yung block. Siyempre unahin po natin yon para hindi po sagabal sa ating pagtatanggal. At ayan na nga po at binibilisan ng tanggalin ng ating mekaniko. At yun po ay ako. Ayan. At busy po tayo sa ating paggawa at alam naman ninyo, kahapon kami ay pumunta po ng provincial hospital at inihatid ko po yung aking anak dahil nga sa nagkaroon po siya ng blood bleeding. Ay 6 times po siyang blood bleeding kaya nag-worries na po ako at sinugod ko po siya sa hospital. Ay medyo hindi naging maganda po yung ng tricycle ko at bigla po siyang tumirik doon sa stoplight. Bigla pong lumis siya yung pinakang pin ng clutch kaya mahirap po siyang iarangkada. Gawa nga niyang lumis siya yung niya. Kaya pinilit ko po siyang mapatakbo hanggang doon sa hospital para ma-accompany yung anak ko. At yun, nung may pasok nga po yung anak ko dun sa provincial, ay binalikan ko po yan, tricycle at akin pong inayos. Ako naman po ay may mga dalang gamit at talaga ako pinakahanda para in case na yun, katulad nga ng nangyaring yun, na nasira po yung clutch, edi habang naghihintay po ako ng findings or ano man ang sabi ng doktor, inaayos po yung motor. At okay naman po. At success naman po at naayos ko yung clutch. And yun nga po, sa ngayong araw na ito, magpapalit nga po ako ng piston pin at piston bearing dahil sa kadahilan ng kung kahapon nararamdaman ko parang iba na yung lagitik niya. Dalawang beses po kasing nag-ano tong motor na to, nag-overheat. Kaya siguro naging partner rin yun ng course niya para magkaroon ng sounds. Kaya ito, bumili po ako ng piston pin at saka piston bearing at yan po ay aking papalitan. At ayan nga po, tanggal ko na yung mga ibang tornilyo. Tanggal ko na rin yung kumuha po ako ng gamit yan, kaya bigla akong nawala. Ang pasensya na po mga kasangga. Kasi kumuha po ako ng Allen wrench. Ayan. Ayan o. Ayan po yung Allen wrench. At tatanggalin ko na rin po yung carburetor. Ayan. At alam niyo po mga kasangga, yung tricycle na yan, siguro 10 years. 10 years na hindi ipinarehistro ng may-ari. Sa hindi po niyo alam, nabili ko po yan ng second hand sa may-ari. 10 years po na hindi nakarehistro. Kaya nung nabili ko po, 3 days before, pinarehistro po agad siya. At gumastos po ako ng mahigit 2,000 dahil nga sa penalty at insurance. Yan. At siyempre, ang sasakyan pag ginagamit ay talagang may tendency talaga yan na magkaroon ng problema or masira or ano. Pero hindi naman ganun kalala yung sira ng motor na to. Ayan, at ayan po, tinatanggal ko na. Medyo sabi nga, tiyagaan lang. At alam naman ninyo na ang buhay, parang makina rin yan minsan. Nasisira, maraming nagiging problema, part talaga ng life natin yan. Kaya, ayan o, mga kasangga,
Nanggal ko na po yung carburetor. Ayan. At yung carburetor na yun ay medyo nagkaroon din po ng problema. Lagi pong nag-overflow. Kaya pagkatapos ko pong palitan ng piston bearing at piston pin yung motor, ayan ang isusunod ko, yung carburetor na yan. Ayan. Ayan po. At medyo naiinis nga po ako kasi alam naman ninyo sa panahon yun, napakamahal ng gasolina. Minsan nakakalimutang isarado ang gripo. Ayan. Kaya mamalay ka na lang ay yung mga gasolina na andun sa baba ay tumulo na. Ay, hindi mo na pwedeng saluhin yun, di ba? Ayun, no? Kaya ayan, no? Ako po ipatuloy na magtatanggal ng mga tornilyo. At yan po. Para madali pong bunutin ang block. Ayan. At pagpasensya na po ninyo mga kasangga, mga kabisi kong medyo mabagal pa yung aking mga ano sa video nito. Siyempre, hindi naman tayo ganun ka-professional para kagawa ng napakagandang video. Pero ito po, isang ano lang to, pag-aaral, para grow lang tayo ng grow. Go lang ng go. Ayan o. Di ba? Para po tayo matuto. Ayan. At bising-bising nga po ako sa aking pagtatanggal ng mga tornilyo. Ayan. At mabuti na lang po at ako po ay nakapag-impok ng mga gamit para po sa mga paggagawa ng tulad nito. Dahil nga ang ating pong hilig ay mga ganyang gawain. At higit sa lahat po ang pag-welding. Ayan. Ayan mga kasangga, mga kabisi. Mga kaibigan at bising-bising nga po ang mangyan. Ayan. Kaya ako po nasabing mangyan. Ako po ay taga Mindoro. Eh siyempre, pagka sinabing mangyan, sinabing Mindoro, eh walang ibang iniisip ang ating mga kababayan na tayo ay isang hindi naman sa iniisip, kundi sa pantahala na tayo ay isang mangyan. O diba? At kaya mga kabisi, mga kasangga, at ako nagpapasalamat sa inyo sa lahat at sa patuloy na pagkakaibigan at pagmamahalan ng bawat isa. At syempre, kahit na napakarami ng ating naranasan sa buhay, kalakip na po yung salitang laban. O di ba? Para pagsubok, trials and hindrances sa buhay, ang ano po niyan, kung sa mathematics nga po, equals laban. O di ba? At pagkatapos naman po ng laban na yun, mayroong tagumpay na ating pong matatamo sa buhay. Yan. At maraming maraming salamat po sa mga tao na nagbibigay ng kalakasan sa akin para ako'y patuloy. At patuloy at patuloy na makibaka sa atin pong hamon ng buhay sa sanlibutan ito. At hindi po tayo ligtas sa lahat ng mga pagsubok dahil tayo nga po ay nandito sa sanlibutan. And thank you so much po sa inyo lahat. At ayan na nga po. At ako tayo nagkagawa, siyempre, tayo nagkukwentuhan. At tingnan niyo na lang po ano yung aking mga ginagawa. O di ba? Busy-busy. At ito na nga po at akin na pong hinugot ang head ng block. Ayan. At ayan po, makita ninyo. Makita ninyo napakarami ng carbon. Ayan. Ayan, napakaraming carbon. O, di ba? Papakita ko sa inyo. Kaya, no? Ang itim-itim ng ano ng hida ng black. Kaya, ayan po. Ibinigay ko sa aking anak. Pinapalinisan ko sa kanya. Pinapaliha ko sa kanya yung ano ng hid. Ayan. At, ayan. Ando na. Inabot ko na po yan. At, finally, akin pong hugutin. Ay, siyempre, tatanggalin ko muna yung tornilyo ng tambutso dahil hindi mo mauhugot ang black pag mayroon pang tambutso na nakalagay. O, diba? At ayan na nga po mga kasangga, mga kabisi, mga kaibigan. At ayan, tinanggal ko po ang gasket para hindi siya ano masira. At ayan po mga kasangga, mga kabisi, mga kaibigan. Para po sa inyong kalaman, hindi naman po ako totally talagang
mekaniko pero meron po tayong experience at mahilig po akong mag-aral at mahilig po akong mag tingin-tingin sa mga mekaniko na magagaling. Ayan. Kaya siyempre in actual life at kagaya nga nito nagkaroon tayo ng isang payak na tricycle, isang payak na sasakyan. Eh siyempre kailangan po natin pag-aralan na mag-mekaniko para minus gastos na rin po dahil sa ngayon po napakamahal ng bayad sa mga paggawaan lalo tigit patungkol sa mga engine na troubles ng makina. Eh talagang mahal po. Kaya kailangan po nating mag-aral para pag may sasakyan ka, ikaw na mismo yung magkagawa ng iyong sasakyan. Ayan. At ito na nga po at akin nga po tinatanggal ang tambutso. Ayan. At siyempre, hugutin natin yan. Ayan. Mga kasangga, mga kabisi, mga kaibigan. At natanggal ko na po. At siyempre, para po mahugot na natin yan, eh, linisan muna natin ang dumi sa ibabaw. At tayo magpunas muna natin kamay para po hindi po pumasok sa loob yung mga dumi. Dahil yung pong makina ay napaka-sensitive niyan pag po yan. Ayan. At akin na pong hinuhugot ang black. Ayan. Kita niyo mga kasangga, mga kabisi. Hinugot ko na at siyempre alala lang dahil yung mga matitigas sa bagay na ano, ingatan po natin makapasok sa loob ng makina. Ayan, at ayan po, tinitingnan ko kung ano pang problema. Ayan po nga ay dalawang beses nga pong nag-overheat, kaya nagkaroon po ng guhit yung ano niya, yung block. Pero okay lang, hindi naman siya masyadong problema. At ito na nga po, at atin pong nililinis at tatakipan po natin ng damit yung ilalim ng ano ng yung butas ng makina para po iwas po sa mga matitigas na bagay na papasok sa makina dahil yun po ay delikado dahil siya pa yung magiging cause ng pagkasira ng mga piyesa sa makina. Kaya ito po at lalagyan ko po ng damit. Yan. Lalagyan po natin ng damit na pinakang pasak sa Tagalog, ika nga sa Tagalog, pinakampasak para ang mga dumi na ano, hindi po makapasok sa loob. Ayan. Ayan po, at akin pong sinisiksik niya sa paikot ng paikot ng piston. At maya-maya po akin tatanggalin na ang piston pin. Siyempre, of course, una muna ang lock. Kasi may dalawang lock po yan, kabilaan. Ayan mga kasangga, mga kabisi. Ayan. Ayan at ayan na po at kinuha ko na ang long nose at tatanggalin ko na po ang lock. Ayan, kailangan po tanggalin yan kasi hindi po natin mahuhugot yung pin. Ayan. Ang pagtanggal po niyan, kailangan ang iikot mo kaliwa pa kanan para po lumuwag ang ano ng lock. Ayan, natanggal ko na po ito na. Oh. Ayan o, oh, kita nyo. Ayan. Tanggal ko na siya. At ang sunod naman po ay meron pa rin niyan lock sa kabila. Kaya I attempt na para mabilis sinubukan kong pupukin papunta dito sa akin. Siyempre alam naman niya mamadali din ako magkawa. Ayan at ako ay meron pang ibang gagawin. Eh hindi po pwede. Kailangan talagang tanggalin yung isang lock sa kabila. Kaya ako po ay iikot dito sa kabila, tatanggalin ko ang lock. Yan. Yan po. At medyo matagalan tayo. And I will try to push right side, or left side, or right side rather. Pero hindi po pwede. Kailangan talaga tanggalin yung lock doon sa kabila. Yan mga kasangga, mga kabisi. At siyempre, habang naggagawa tayo, eh, alam nyo, minsan mga kaibigan, mga kasangga, mga kabisi, ang ating pong buhay, minsan hindi po natin na alam yung bukas, mga nararanasan po natin
sa ating saan napunta? Hindi po natin alam kung ano yung ating buhay na naranasan. Kaya, ayan o mga kasangga, tinanggal ko na po yung tinanggal ko na po yung luck. At meron pong napasingit. Ayun. O diba? Tama yan sa video. Ayan. At pinupost ko nga po papunta dito sa akin. Pero hindi din po ari. Kailangan talagang pupukin ng ano, sundutin. Eh, kinuha ko po ang Allen wrench. Ayan. At dito ko po siya susundutin sa baybantang akin. Pupukin ko siya papunta doon sa kabila para lumabas po yung pin ng piston. Ayan. At ayan na nga po. At akin na pong umpisang pupukin yan. Nang alali lang, kinuha ko lang po ang lungnos para hindi naman masyadong pwersado. Kasi delikado din pong masira ang sigunyal niyan. Alam naman niyo po, yan ang nagdadala ng ano, ng paglakas ng makina. Yung sigunyal. Kaya, ayan po. Lumabas na po ang pin. Ayan. At another pupuk pa. Lumabas na. Ayan. Finally. At akin na pong huhugutin ang piston na yan. Ayan mga kasangga. Ayan. At akin na pong aalisin ang Allen wrench. And bunutin ko na po ang piston. Ayan. Kasi iniingatan ko po na bunutin na kasi alam ninyo na baka dahil sa malakas nga ang tunog, eh baka may yung piston bearing ay utak-utak na, eh mahirap na makulog doon sa ilalim. Pero good news naman po, okay naman siya. At ito na nga po, at puro carbon ang piston ko. Tingnan nyo, napaka-itim. Ayan. Kaya kailangan pong linisin yan, paikot, yung ano sa ibabaw. Ayan. At yan po ibibigay ko sa aking anak at siya po aking tagalinis. Ayan mga kasangga, mga kabisi, mga kaibigan ko. Ayan. At yan po, at binigyan ko ng instruction ng aking anak kung paano linisin. Kasi ang paglinis po ng piston, hindi una yung piston. Imbis pang linisan yung paikot ng piston dahil doon magkukos ng loose o mawala ang power ng motor para ano sa kanya pag-andar. Ang pinalilinisan ko lang sa kanya ay yung ano, yung ibabaw. Yun lang ang pinapatanggal ko sa kanya yung carbon. Ayan. At naituro ko na nga po sa kanya. At ayan nga po ang bearing. Ayan. Ayan po yung bearing, mga kasangga, mga kabisi. Medyo may kalumaan na talaga po. Ayan o, medyo overuse na kung tawagin. Ayan. Kung sa matanda po, eh ano na, wala na. Ugod-ugod na. O, di pa. Sorry po dyan sa mga ano matatanda na kagaya ko. Ayan o. Ayan at akin pong kukuhan yung ano, pinuha ko po yung dalawang seat na ano, yung piston pin at saka piston bearing. At akin pong titistingin kung parehas ba sila. Kasi nga po, yung minsan ang nagtitinda, minsan nagkakamali rin ang pagbigay ng mga pyesa. At ayan na po, at akin pong inayos ang kapasak. At siyempre, ingat-ingat po tayo dahil alam naman ninyo na pag nalaglag ang isang maliit man o anong saba loob ng makina ay napakadelikado. Kaya ayan na nga po at akin na pong tinisting ang bearing at wow, success naman po at tamang-tama fit na fit siya. Ayan at kukuhanin ko rin po ang pin at yung tinisting ko nga yung bearing dun sa sigunyal kung okay. Ayan, okay naman po. Ang ganda ng play. Ayan, at kukuhanin ko po ang pin para atin po testingin. At ayan po ito aking bubuksan. Ayan, yan po ang pin. At kasama na rin po dyan ang lock. Dalawang lock na bago. Kaya, kailangan pag magpalit po tayo, huwag na nating ibalik yung dating lock. At kasi yan naman ay may kasama na talagang dalawang lock.
pag bumili ka ng pin. Ayan. Actually, gusto ko po sana pin lang ang papalitan ko, pero hindi maganda kasi kagaya ng pano sinabi ko, overuse na yung bearing kaya lumalagitik na, masyadong malakas na ang tunog. Ayan, ayan po yung pin. Ayan, at akin yung akong bubuksan para atin pong testingin kung fit na fit siya dun sa bearing. Siyempre, bago, eh, siguro, sigurado fit na fit yan. Ayan. Ayan, mga kasangga. Ayan, mga kabisi, mga kaibigan. Ayan. At tinisting ko na nga po. Ayan. Oh. Okay. Ganda. Balancing balance po ang pagkano. Suwabing suwabing. Ayan. Ayan, palibhasa ngayon lang gagamitin. Kaya medyo saktong-sakto ang pagkasikip niya. At ito na nga po, bali kinuha ko na rin po sana po yung piston at ako na lang po ang maglilinis kasi nililinis niya po yung head at saka yung block. Ayan. At hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano yung kanyang ginagawa. Dahil nga sa naka-steady lang po ang aking cellphone, ang aking camera. Kaya andito lang, ako lang po ang nakita nyo at ang aking napakalinis na kamay. O diba? Ay, mega love shoutout po sa inyo lahat. At habang po tayo gumagawa, tayo po magkukwentuhan. Tayo po yung magsishoutout. Shoutout nga po pala sa amin pong napakabait na mentor. Mentor Romil Jungon. And of course, sa amin pong napakabait na founder, si founder May Santos. And of course po, ang amin pong spokesperson, spokeswoman person, si Mami Kay, si Mrs. Kay. Mega love shoutout po sa inyo. And siyempre, ang amin pong napakabait na si Mami Villa, ang amin pong disciplinarian ng Kasangga Foundation. Mega love shoutout po sa inyo. Ayan nga po, talaga ako'y busy-busy sa paglilinis ng piston. And of course, mega love shoutout po sa amin pong presidente ng Kasangga Foundation, si President Madi Katigbak. Ayan. You will be back, Idol Madi, sa mga nakaraan. Ipakita ang iyong iglas at sigla. Diba? At siyempre, of course, ang aming Vice President ng Kasangga Foundation na si Vice Rospin TV. Mega-migalaw shoutout po sa inyo. At ganun din po, mega-migalaw shoutout po sa aming pong napakabait na sekretary, siksitari, yun o, si Ma'am Leslie Ligo. Shoutout po sa inyo. At ganun din po, mega-migalaw shoutout din po kay Ma'am Chenalyn Katina. Ayan, ang napakagandang babae ng Dubai, si Ma'am Chen. Ayan, shoutout. And of course, mega love shoutout din po kay Sir RG Eatin TV. Yeah. Sir RG, mega love shoutout and I miss you so much. At ganun din po, mega love shoutout sa admin po, co-founder Ingo Pinoy TV. Yan, mega love shoutout. At ganun din po sa amin pong founder, ang founder po ng Kalimbang Boys na si founder Michael. Shout out po founder Michael. At sa lahat po ng mga member at miyembro ng Kalimbang Boys, mika-mikilaw shout out. And of course, the members and admins po ng Kasangga Foundation, mika-mikilaw shout out po sa inyo lahat. At ganun din po sa akin pong pinsan, pinsan Lonely Bita Agsalan and pinsang Rodel Relox TV. Shoutout sa inyong mag-asawa dyan. Ayan, ingat-ingat po eh, pag may time. Yan, di ba? Ingat-ingat lang po. At sa lahat po ng mga hindi ko nabanggit, mega love shoutout po. Ayan. Habang tayo po ay nagkagawa ng motoreta lang, tayo po ay mag-shoutout. Shoutout. At syempre, hindi niyo po makikita sa akin na ako po ay mayroong mga bagay na hindi na minsan dumarating po talaga, pero laban lang po tayo, laban. At habang po ako ay nagagawa nito, eh, tayo po ay nagkukwentuhan, tayo po ay nagsi-shout out, tayo po ay nag-re-real talk. Ayan.
Ayan, at okay na nga po at nalinis ko na po ang piston. Ayan, mga kasangga, mga kabisi. Ayan, siyempre atin pong i-align. Ay, meron pong stopper yan, dalawa. Yung isa po na sa baba, meron po yung expander. Ayan, meron po expander yan. Ayan, yung tinuturo kong yan. Ayan, may expander po yan. At sa taas po eh, wala po yan. At pero meron po yung stopper na parang yung pinakang ano niya, guide. At pag ipapasok mo na yun sa block, kailangan i-press mo siya para ano, para madaling ipasok. Maraming bagay pong nagagawa ng langis. Ayun o. Oh. Teka, teka, teka. Mukhang iba yun na iba. O yan. Balik po tayo sa ating ginagawa. Ayan. At syempre, pag tayo po ay magkakabit na niyan at nalinis natin, importante po na kailangan lagyan po natin ng langis ang black or linisin muna natin para po hindi po siya pumasok sa loob ng makina. Ayan. At nililinis ko pa nga po ang piston ring para maging maganda at smooth ang pag-andar po niyan. Ayan, mga kasangga, mga kabisi. Mga kaibigan. Ayan. Okay. Ayan na, at nalinis ko na nga po. At medyo may tama na nga po ang aking piston. Pero okay pa rin yan. No problem. Saka na lang po, pag nagkaroon tayo ng budget, palitan po natin ng bagong carburetor, ng bagong piston. Nga, rather, nagkabulol na. Papalitan po natin siya ng piston at sa susunod po ay kung hindi pa maayos yung carburetor ko, maybe I will change the new carburetor. Oh, English yun ha, di ba? Para yatang nakakaano lang nga, nakakaloko lang nga. Hindi naman po, biro lang. Ayan. Ayan na nga po. At akin na nga po nga nililinisan at tinitingnan ko kung okay ba at fit na ang aking lalagay na bagong pin at bagong piston bearing. Yan. Yan. At ako po ay kumuha ng gamit. At kaya po ako ay biglang nawala. At ako po, samantalin ko po ang pagkakataon na magpasalamat po sa lahat at higit sa lahat sa Kasangga Foundation, sa lahat po. At of course, for the one only, ang aking kong kaibigan. Napakabait. Yan. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng iyong mga ginawa at pagtulong. Yan. And siyempre, alam mo na yon. Thank you so much at ganin po sa lahat na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng tibay para tayo ay higit na maging matatag lumaban sa atin po mga pakikibaka dito po sa mundo ng sanlibutan na talaga. Hindi po tayo libre sa mga pagsubok na ating dinadanas natin, dinadanasin sa ating pong buhay dito sa mundo. Kaya yan. At medyo po ako'y natagalan sa aking pagkakuha ng gamit dahil nga po sa alam naman ninyo. Yan. At andito na nga po ako. Hindi. Yan. At sinukat ko po ang akin pong piston at ayan at akin na nga pong ikakabit ang lock. Ayan, yan po yung lock. Bago po yung lock. Siyempre kailangan pag bago ang piston, ang bago ang pin ay may kasama po yung bagong lock. Ayan. At ayan na nga po. At ako po iikot sa kabila. At ikakabit ko po ang lock doon sa kabilang side ng piston para madali lang po siyang ipasok. And siyempre, sinukat ko po siya. Ayan, nandyan po, yan, nandyan po ang piston. At siyempre, sinukat ko po kung fit na fit ang ano ng lock niya. Kasi yan ang napaka-importante, yung lock. Kasi pag yan ang nalaglag sa loob ng makina, eh siguradong pati ang makina ilalaglag mo at iyong bubuksan. Ayan na nga po at akin na pong kinakabit ang lock. Ayan.
medyo lumilis siya po kasi medyo fit na fit talaga yung lock. Ayan. At how many attempt bago ko may pasok. Ayan, oh. Parang kagaya lang yan ng mga new ano lang nang hirap ipasok. Uy! Tigil niyo. Iba yun. Iba yun. Ayan. Biro lang po. Sama yan. At ayan nga po. At ipapasok ko na ang lakat na ipasok ko na nga po. At yan po ay aking inikot-ikot. Kita mo. Ayan. Inikot-ikot ko po yan para sure na nakapasok na po siya sa kanal. Ayan, mga kasangga, mga kabisi, mga kaibigan. Naipasok ko na po ang isang lock. At ayan na nga po. Akin pong tinisting, akin pong chinek. So, need po natin na gumamit ng langis. Kasi hindi po natin maipapasok yung pin dahil medyo magaspang. Ayan. Tinisting ko po siya pero ayaw pumasok. Kaya kumuha po ako ng langis. Ayan. Parang ano lang yan, oh. Kumuha po ako ng langis para ko po maipasok ang pin doon po sa piston. Ayan. At ayan na nga po. Ayan na. At akin na pong ipapasok na yung pin sa loob po ng sigunyal. Ayan. Ayan na. Pinupukpok ko na po yan. Ayan. 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 At siyempre, kailangan ng sure ball na hindi tatama doon sa piston bearing para hindi siya magkaroon ng depektibo. Ayan. At pumasok na nga po. And siyempre, kailangan natin ng another pang sundot. Kasi nga po, kailangan ma-level natin siya at may lampas doon sa pinakang kanal ng piston. Ayan. At kailangan po natin yan. At hinahanap ko yung isang pin na aking tinanggal. Ayan, at siyempre, nakita ko na at pupukpukin ko muli para pumasok siya ng pit na pit doon sa kabilang lock. Tumama yung isang, yung kabila ng pin doon sa kabilang lock. Ayan, ayan mga kabisi, mga sangga, mga kakaibigan. Ayan na, ayan na, pinukpuk ko pa ng pinukpuk. Ayan, at siyempre, tinignan natin at okay na. At lalagyan na po natin siya ng lock dito sa left side. Ayan. Ayan po yung lock. Ayan. Tulad po ng dati, isa pagkakabit, unahin natin yung dulo and i-press natin. Tapos iikot-ikot po natin yan para po pumasok doon sa kanal ng piston. At panigurado na hindi po siya matatanggal. Kasi nandyan po ang napaka-pwersang paggalaw ng piston. Kaya kailangan po ang lock niyan ay talagang nakalagay ng maayos, fit na fit siya doon sa kanyang kanal ng piston. Ayan, at ayan na nga po. At akin na pong iikot-ikotin. Isusureball ko lang po na siya ay okay na. Ayan, at hindi po siya matatanggal. Ayan, finally, okay na siya. Ayan, kaya okay, at ayan na po. And next step po ay akin po nang ikakabit ang block. And syempre, linisan natin at lagyan po natin ng langis muli para yung mga dumi-dumi na nandyan po sa loob sa piston. Kaya malinis po natin and pagkatapos po niyan ay ilalagay ko na po ang piston. Ay ang rather ang block. Ayan. Ayan, mga kabisi, mga kasangga. Ayan. At akin pong tinignan yung stopper ng dulo ng piston ring. Kasi kailangan po yun talaga nandun nakalagay. At saka yun sa dulo yung ano ng expander niya. Para po, pag ilalagay mo na ang block, ay hindi na po tayo mahirapan. Pero serious lang mga kasangga, mga kabisi. Medyo nahirapan po ako magkabit ng block dahil medyo masikip. Ayan, kaya inano ko muna siya. Talagang isinit ko ng maayos yung
ring doon po sa taas and dito sa baba. Kaya yan na. Kukuhanin ko na po ang block at akin pong ikakabit. But suddenly laging siguro medyo napatagal ako ng pagkabit. Tingnan niyo naman. Hoy, mali yan. Yan. O yan, ganyan. Okay, ayan na po. At ikakabit ko na. At sabi ko sa anak ko, i-post niya yung kick para umangat yung ano ng sigunyan. Ayan. So, ay attempt number one. Pero parang medyo masikip at hindi ko maipasok. And ayaw talaga niya. Ngayon, inangat ko siya ng konti. Ayan, inaalog-alog ko pero ayaw niya pumasok. Medyo masikip. Ayan. At inikot-ikot ko nga po. Ayan. At parang ayaw. Kaya no choice. Binunod ko ulit siya. Iaangat ko ulit siya. Ayaw niya pumasok. Pinipisik ko talaga yung may expander. Ayaw niya pumasok. So, walang problema. Kasi hindi naman yan, ano eh, tagaryan yan eh. Yan ang kanyang tahanan eh. Kaya, hindi po pwede hindi siya papasok. O, di ba? Parang ano lang eh. Hugot-hugot lang eh, di ba? Ayan. Ayan. At medyo natagalan nga po ako. Pagpasok niyan. At akit po muling tatanggalin. Yan. At sipat-sipat. Talagang ayaw. Ayaw, at nagkamali lang siguro o hindi lang tama yung pagkapasok niya. Ayan, medyo naiinis na ako dyan. Ayaw eh. Pero, tiyaga lang siyempre. Ayan, mga kasama, mga kabisi, mga kaibigan. And miga-miga love, shout out po sa lahat. At habang busy-busy tayo, eh, ayan, tingnan, inikot-ikot. Hoy, baka masira yan. Ah, ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Talagang hindi siya, yan ang mekaniko na hindi titigil hanggat hindi niya nagagawa. At ito na nga po, at tinanggal, tatanggalin ko na ang damit. Kasi hindi natin maipasok ng maayos, kailangan ipasok natin ang apat na bolt doon sa butas ng block para po maipasok natin yung block doon sa piston. And siyempre, kailangan natin ng katulong. Ayan. At naipasok ko na nga po. At ang ginawa ko, sinabi ko sa anak ko, i-post niya yung kick para mag-play yung piston doon sa block. Ayan. At ayan na nga po. Pinapa-ano po yung kick. Oops. Sige. Post mo. Sige. Post mo. Ayan. And suddenly, parang ayaw pa rin niya. At sa part kong yan ay talagang hindi po ako nakatiis. Ay, ayan, at nawala ang aking mic. Ay, sus, Ginoo. Ayan, at yun po. At nilinisan kong muli ang block. At lalagyan po natin muli ng langis. Ayan, lagyan ko po siya ng langis. At second attempt. Lalagay ko na po muli ang block. Ayan. Tinanggal ko na po talaga totally yung basahan dahil malinis naman. No worries na hindi malalagyan ng dumi yung ilalim. Ayan. At ito na nga po. At akin na po ikakabit. Ayan. At ipapasok ko na po. Ayan. At
Ayan. Ayan at kinabit ko na nga po. Ay, yes. At ito, the second attempt. Ayan nga po. At maikakabit ko na. Ang sabi ko sa anak ko, kanyang laro-laruin yung kick para mag-play po ang piston. Tutulak po na si Gunyal para may ayos ng lagay. Ayan. Ayan mga kasangga. At malapit na. Ayan. At tahan-tahan lang. Huwag mainip dahil papasok din yan. Parang ganyan lang talaga sa una. Kapagka sa una, medyo mahirap ipasok. Ay, uy, iba yun, uy. Ang ganyan. Ayan. Ayan. Mga kasangga, mga kabisi. Ayan. At, ang ikang ay hinahinay lang. Madadali din yan. At finally, tinanggalan muli natin. At tinignan ko yung position ng ring. Kasi siguro, nakatama siya dun sa stopper niya. Yung may nakalabas na kunti. Kaya ayaw niya pumasok. Kaya ayan, akin po yung sinitings. Ayan. At sinipat-sipat. Ayan. At ayan na. At siguro ito, may papasok ko na ito. Ayan, mga kasangga, mga kabisi. Dahil akin pong sinitings na ng maayos ang ring. Ayan. At ayan na po. Sabi ko sana po, i-kick mo ng maayos tapos iyong i-push para siya ay maglaro. At ayan na nga po. Inilig-ilig, inalog-alog, pinus, ayan. Ayan. Ayan, taya na nga po. At malapit na bumaba. Ayun, bumaba na nga po pala. Ayan. Ayan. At sabi ko sana po, kick mo para mag-play ang sigunyal. Ayan. Kaya. Ayan. At medyo ano siya. Kaya ipinus ko na lang po siya talaga at pinirsa ko na lang dahil medyo matigas. At pumasok na nga po. Yan ay kagaya din ng isang bagay na sa umpisa ay makunat, matigas, masikip. Kaya kailangan natin lagyan ng langis. Yan, di ba? O yan na. At naipasok ko na po. And next, atin pong iangat ng konti kasi yung pong elbow ng tambutso ay naka baba ay hindi mo hindi matutornilyuhan yan kapag nakababa dun sa ng block at pinunasan po muna para yung mga gamit ay yung mga dumi ay hindi pumasok sa loob. And akin pong iaangat muli ang block dahil nga po sa hindi po natin maipasok ang elbow ng tambutso doon po sa tamang lagayan niya dahil bumaba. At iangat ko po ng konti itong block para maipasok po natin ang elbow ng block ng tambutso. Ayan. At ayan na nga po. At akin na pong nailagay. At next, kakabit ko na po ang head ng block para atin na pong kasama na po doon yung gasket. May dalawang gasket po yan na nakalagay para hindi po tumagas ang anumang tatagas. Ayan. Ayan po. Ayan po yung head. Ayan. At atin na pong ikakabit. At malapit-lapit na po na matapos yan. At siyempre, medyo gutom na rin tayo. Ayan. At ayan na po. At ikakabit ko na ang head ng block. Hindi maipasok ng maayos dahil sa iba yung ano ng butas niya. Kaya ang ginawa ko po, pinasok ko muna ang mga bolt saka ko inilagay. Dalawang bolt lang muna saka ko inilagay ang gasket. Ayan. Tapos, natumba po yung ating cellphone. Ayun. Kaya biglang nag-black out. At ito na po nga po. Ayan. Inayos-ayos ko pa ang cellphone para makita niyo kung paano tayo magkabit ng head ng block. Ayan. Ayan na po.
nakabit ko na. Ayan, pinasok ko po yung 1 bolt, 2 bolt, tapos 2 gasket. At ito na nga po, finally, kakabit ko na. Ayan. Ayan mga kasangga, mga kabisi. Ayan, ikabit ko na po ang head. At ang susunod naman po ay mga bolt. Ayan. Kabit ko na rin po ang mga bolt para atin pong mahigpitan. Ayan. At syempre, ang pagkabit po ng bolt ay hindi po pwedeng isang side lang ang ihigpitan mo. Kailangan alternate side by side. Ayan. Kung ano yung sa kabila, kailangan tapat sa kabila. At unti-unti po nating ihigpitan ng dahan-dahan para maging balanse po ang pagkakabit ng block and head para po hindi na magumasgas yung piston doon sa block mo. Kailangan nakabalanse ang pagkakabit. At ayan na nga po ito, kinakabit ko at akin ang hihigpitan ang bolt ng block ng ating tricycle. At sana po inyong pong maibigan ang video kong ito. At hindi po ako professional mechanic, but sa mga experience po, ito po ang aking ginagawa. Ayan. At finally, higpitan ko na po siya. Alternate lang po. Huwag niyo po nating higpitan sa kabilang side lang. Kailangan balansi ang paghigpit po natin. Since yan po, paulit-ulit yata yun ah. O, diba? Ayan. At talagang busy-busy po tayo. Gusto ko rin matapos agad ang ginagawa kong ito. Ayan. Ayan. At atin na pong hinigpitan ng maayos para po matapos na. Ayan, ayan. At konting-konti na lang po. Pagkatapos po nitong higpitan ay ikakabit na po naman po natin ang elbow ng tambutso. And syempre, pinalaro-laro ko dun sa anak ko. Pinasipa-sipa ko para maglaro yung piston sa block para po maging balanse ang paghigpit mo ng block at hindi magkaroon ng side effect English yun ah. Uy, ganun. Ayan. At hinihigpitan ko na po. Alternate lang po ang paghigpit. Pag hinigpitan mo sa kabila, kailangan dito sa kabila yung katapat niya. And kabila at katapat. Diba, paulit-ulit lang. Ayan, ayan. Maraming salamat. Ayan, at konting-konti na lang po at atin na po matatapos na ito. At syempre, next po ay ang carburetor ng ating gagawin. Matapos nito. Pero syempre, of course, atin munang higpitan ang elbow ng tambutso para dali-diretso na yung paggawa. Ayan. Ayan, mga kasangga, mga kabisi. Medyo mahirap maggawa ng motor pagka hindi mo alam. At ito na nga po, akin na pong ihigpitan ang elbow ng tambutso at ikakabit ko na po sa block. Ayan. Ayan. Finally, ayan. Lapit na, lapit na. At syempre, kakabit na natin ang mga tornilyo niya. Ayan. Maya-maya, ako ay matutulog. Medyo inantok na ako. Ayan, at akin nga po, finally, akin kinakabit na ang tornilyo. Diyan po sa elbow ng block. Ayan. And syempre, higpitan din natin yan ng dahan-dahan. Higpit ng isa dito sa kabila, higpit sa kabila para maging balansi po ang pagkahigpit at paglapat niya dun sa block. Kasi, yan po ang nagiging cause ng pag-leak. Makikita mo yung usok na lumalabas niya sa mismo block. Kaya kailangan niya po ng balansi na paghigpit. Ayan. Ayan, mga kasangga, mga kabisi.
mga kaibigan. Ayan na po, at akin na pong hinihigpitan. Ayan, at finally, ang isusunod po natin ay ang carburetor. Ayan. Ayan po mga kasangga, mga busy. At malapit na, malapit na. Ayan. At ang sunod naman po ay ang carburetor. So kung ating tatanggalin, ayan, dahil nga sa ano, nag-overflow lagi siya, sayang ho yung gasolina. Medyo may kamahalan na po ang gasolina dito. Like a Saudi, like a Qatar, like a Dubai, yan. Medyo mura dyan ang gasolina. Yan. At ayan na nga po ang carburetor. Tinanggal ko na nga po ang takip. Yan. At tinanggal ko po yung pinakang ano niya sa ilalim. At napakadaming dumi. Sobrang dumi. Kaya siguro yun na rin ang nagiging cause para mag-overflow, kasi yung pinakang karayom sa ilalim na nagkukontrol, saka yung fluting na nagkukontrol sa pagdaloy ng gasolina, ay siguro ay nababarahan dahil nga sa dumi or kalawang. Ayan, at ito na nga po at aking tinatanggal na ang takip ng carburetor para po atin pong matingnan at atin pong i-adjust yung pinakang stopper ng fluting niya na tumatama doon sa needle controller ng gasolina. Yun yung English yun. Ayan. Kaya atin pong nililinisan yan. At bali, i-prinis ko po ng konti yung fluting niya, yung pinakang on and off na fluting para po mawala yung overflow ng motor. Ayan. At ito na nga po. At tatanggalin ko na siya. Tanggalin ko yung takip niya. At may dumaan po ito. Ayan. Maingay. Ayan. At medyo natagalan po ako sa pagkatanggal ng carburetor. Ayan. Medyo natagalan po ako dahil medyo masikip nga po ang tornilyo. Ayan. Okay, pero okay lang. Nadadaan po natin si tiyaga. Ayan. Ayan. Okay. At ayan nga po. Pagpasensya nyo na kung medyo ako'y nawawala dahil naghahanap po tayo ng mga tools. Ayan. Kinuha ko po dyan yung Phillips screw. Dahil medyo maliit ang cross sa ng tornilyo, kaya need ko na kumuha ng isang screw na medyo okay. So hindi naman yun ay tatanong, kumpleto naman po ako ng gamit. At yan po ay aking pinaghirapan from Saudi Arabia. At ito na nga po mga kasangga, mga kabisi, at akin na pong tatanggalin ang takip ng carburetor. At syempre, hindi mo matatanggal yan kung hindi mo pupukpukin. Ayan. Katulad din yan ng mga taong merong ginintuang katamaran sa katawan. Pag hindi mo pinukpuk, ay hindi ka galaw. Ayan. At ayan nga po. At ako'y busy sa pagtatanggal ng takip ng carburetor. And finally, yan pong fluting ay aking tatanggalin. At akin pong ipipress yung pong nasa gitna na nagpipress dun po sa needle pin ng carburetor. Kasi yun po yung pagpuno na siya, siya po yung pipigil ng pagtulo ng gasolina. Kaya pagka halimbawa ang inyong stopper fluting ay nakababa na. Ayan, yung pong pagdaloy ng gasolina ay tuloy-tuloy po kasi hindi na niya nakakontrol doon sa level mismo ng inyong carburetor rather. Kasi meron pong dalawa yan, isang reserve at saka hindi reserve. Pagka yan po
ay lumampas na doon sa nakababang copper, yung level ng gasolina ay yun po ang tendency na mag-overflow ang inyong sasakyan o ang inyong tricycle. Yan. Kaya yan muli. At ako may kinuha po niyan. Kaya ako inuwala. Pagbigyan nyo na ang mangyan. Ganyan talaga po yan eh. Laging nawawala. Yun o. No? Good time. Ayan. At medyo natagalan po talaga ako sa aking pagkuha ng gamit. At siyempre. Yan. At kasama po dyan yung medyo may chika. At meron po akong alagang pusa dyan eh. Tawag po doon ay si Marites. Ayan, si Marites. Dahil lagi po yung nakasilip sa bintana eh. Pag may nakita pong nag-aaway, ayan po yung dumudungaw sa bintana at nakikiisyuso. Kaya ayan po yung aming alaga, si Marites. Ayan. Ayan po. At medyo natagalan talaga. At ayan na, unti-unti na akong lalawas. Ayan. Ginagawa ko po dyan yung carburetor. Kasi nag-ano po ako, nagpainit po ako ng soldering iron para, kasi plastic po yung fluting eh. Yung pinakang kuntil ng fluting niya, plastic, ay medyo umano na po eh, tumaas na kaya, ay bumaba na. Kaya kapag ka dumalo yung gasolina, hindi na siya nag-level dun sa copper na papunta dun sa reserve. Yung pagkapuno ng gasolina sa karburador. Kaya pag lumampas siya dun sa copper, yun, dun na po matatapo ng gasolina. Ayan. Pagpasensya niyo po kung medyo matagal ang ating paglabas dahil nga po sa ginagawa ko ang karburador. Ayan. Mega love shoutout po sa inyo lahat. And of course, shoutout po sa lahat ng mga YT men, the YT activities around the world. Mega love shout out to sa inyo lahat. Oh yes. At mayroon pong dumaang motor. Siyempre maingay. At ayan na nga po mga kasangga mga kabisi. At nagawa ko na po, na-press ko na po yung center hose ng needle carburetor. Yan. Doon po sa gitna at siyempre okay na siguro yan. At ikakabit ko na po muli yung takip. Ayan, mga kasabla, mga kabisi. Ayan, at siyempre nawala uli ako. O, diba? Ayan, mga kasabla, mga kabisi. Kupi ko muli na isang gamit yan kasi nga para maayos na po natin yan. At ito na po muli ako. Yan mga kasangga, mga kabisi. At akin na pong kinabit ang takip ng karburador. Ayan, at akin na pong higpitan. Lagyan na natin ang bolt. Ayan. Ganyan lang po ang life. Ika nga, pag kaya mo, gawin mo. Pag hindi mo kaya, paggawa mo sa mekaniko. Di ba? Ayan na po. At wow. Bilis-bilisan mo naman, Leo. Bagal mo eh. Ayan. Kakabit ko na po ang bolt. Ayan na. At medyo yung time pong yan ay ako'y nagugutom na. Ay, kaya lang, siyempre napakadumi ng kamay. Tinapos ko muna bago ako kakain dahil nga sa tayo po kung umpisan po natin ng trabaho ay hindi ko po yan tinitigilan hanggat hindi tapos. Ayan, kaya ayan, at akin na nga po hinihigpitan ng bolt para matapos na po ang pag-repair ng carburetor. Ayan. Kunting-kunti na lang po. Finally. Tapos na rin ito. And syempre, of course, tayo po ay laging magpapasalamat sa Ginoo. Dahil
laging may lakas, may tibay ng dibdib ang atin pong mga sarili. Hindi po tayo sumusuko. Siyempre, hindi mawawala sa atin yung tayo malulungkot, iiyak, o yung kasama na yun doon. O yung tayo'y bibigay, hindi naman siguro darating yung ganun. Ayan. At finally, muli-muli, at akin pong hinigpitan talaga ng maayos ang karburador dahil sa ano, dahil sa medyo mahigpit nga po. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan. Ayan na po. At malapit na, malapit na. Malapit ko nang ikabit ang karburador. Alas hanggang mga busy. Ayan. At yan na nga po. Ayan, kasama. Akin na pong ikakabit na at tinitingnan ko pa yung